Okay guys, magandang gabi sa inyong lahat, no? Ito ulit ang yung YouTuber, no? Si Butchok TV Tutorial. So, to this video guys, dahil na may pangako ko sa inyo, no? Na tayo ay magbibigay ng mga karagdagang information, no? Magkaugnayan sa pagpasok o pag-travel sa Pangasinan, no? Dahil na ipangako ko na this week ay makapag travel kami ng Bayambang, no? Kaso ano akong mas mahalagang ginawa, no? Kaysa sa aking pag-travel, no? Anyway guys, no? So napakaganda ng ating video sa update video natin sa araw na ito, May 27, 2021, kasi marami tayong nabasa, no? Sa official website ng Pangasinan, Provincial Pangasinan, no? Sa official FB account nila, no? Kung saan, no? Ito pala yung pinaka-the best way kung paano ka makakapasok ng Pangasinan. Yeah. Anyway, bago tayo simulan, no? Kung kayo ay hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, Butchok TV Tutorial, no? Ikaw ay welcome and welcome na mag-subscribe para sa ating masusunod na mga video, no? Ma-notify ka, lalo na kung ikaw ay isang mahilig mag-travel o lagi nagta-travel, no? Sa Pangasinan. So, okay guys, no? Umpisa na natin. So, we're back guys. So, kung kayo tatanungin guys, no, mga travelers, no? Narinig na ba yung tinatawag na S-Pass? Yan. So, ang S-Pass guys ay kung mabasa natin sa official, no? Facebook account ng Province of Pangasinan, no? Sabi rito, S-Pass will soon be fully implemented in the province of Pangasinan. So, ano ba itong big letter na S, DAS, saka big letter na PASS. No? Yan. So, dito guys, date April 26, no? 2021 sa official website ng province of Pangasinan. No? Yan. Nakalagay dito na S-Pass will soon be fully implemented in the province of Pangasinan. Ano ba itong S-Pass na tinatawag, no? Yan. So, bigyan mo natin ng call kung ano ibig sabihin ng S, no? Yan. Safe, swift, and smart passes. Yan. So, sabi rito, S-Pass is a new paperless app launched by the Department of Science and Technology, DOST, that offer a convenient and safe way to process travel authority online for local travelers. It also helps and benefits LGUs in recording and monitoring in real time travelers' information or those going in and out of their respective localities. Yeah. So sign guys, no? As presented by GR De La Peña, MISO, computer programmer, S-Pass is currently implemented by 20 local government units, no? Or LGUs in the province. De La Peña state that each LGU has corresponding focal person for the said project. In the case of LGU Pangasinan, MISO Chief Modesto Simpson is the assigned focal person. So, ito guys yung step by step, no, para mag-process, no, gamit ng S-Pass to travel, no? The following are the step-by-step process on using S-Pass to travelers. 1. Register account on spass.ph, no? Yan.
Ulitin natin, register account on espas.ph. espas.ph. Second, login account using phone number. Tapos, 3, check for travel protocol and restriction. 4, apply for travel coordination permit. 5, upload photo or scan copy of requirements needed. 6, wait for the application to be approved for a maximum of 2 days. 7, save and print your approved travel coordination permit o yung tinatawag na TCP. No? Yan, take note guys ha, pag tinanong kayo na TCP, travel coordination permit. No? Present your TCP to the checkpoint to scan. So, ibig sabihin guys, no, i-scan lang yung travel coordination permit. No? Hindi ito isasubmit o ibibigay sa mga checkpoint. No? Yan. Kundi, i-scan lang ito ng mga nasa authority ng pag-checkpoint. No? Dagdag pa nito, to fully cascade the information regarding the full implementation of ESPAS, the PDRRNO will continuously conduct orientation briefing on different sectors to include the law enforcement groups among others. ESPAS infographics will soon be posted at the official Facebook account of the province as well as in PDRRNO page under and other line agencies. Yan. So ito guys, no, yung tinatawag na ESPAS, no. So itong ESPAS na to hindi lang sa Pangasinan in-implement, no. So check natin guys, no, kung saan to ini-implement tong ESPAS guys, no. Okay. So bago tayo magpatuloy guys, no, meron tayong isisingit lang na reminders guys, no. May pugnayan sa kung ano na ba status ng Pangasinan, no? May pugnayan sa quarantine, no? So, ito sa website nila, April 29, dated April 29, Pangasinan remains under modified general community quarantine, no? Status from May 1 to 31, 2021. Okay. So, yun yung karagdagan natin information, guys, no? Okay, dako na natin yung ating main topics. No? So, okay guys, tuloy tayo. So, as of May 1 guys, no, 2021, ito yung nakalagay sa official website ng Pangasinan province, no, sa kanilang FB account. No? The provincial government of Pangasinan enjoins all local government units to support the full implementation of ESPAS in the province. In a meeting held at the Narciso Ramos Sport and Civic Center Administration Building on April 28, the Management Information Service Office or MISO has once again presented the updates and status of ESPAS in Pangasinan. ESPAS, which stands for Safe, Swift, and Smart Passage, is an online travel management system developed by the Department of Science and Technology, DOST, for a safer and more convenient travel across the country. The MISO noted that as of April 2, 72 out of the 121 province and highly urbanized cities, independent component cities, are already using ESPAS, and among which is province of Pangasinan. Although the full implementation has not yet started in the province, no, technically guys na hindi pa pala na-implement, no. Ito naman ay nung May 1 pa, no. Although the full implementation has not yet started in the province, MISO software developer GR De La Peña added that the province is currently disseminating ESPAS accounts, municipalities, and component cities. About 26 LGUs are using ESPAS as of April 26,
while others are still for coordination, said Mesor Chief, noting that the provincial government has also conduct orientation and on-site inspection in borders checkpoint relative to the implementation of ESPAS. It was noted that LGUs are tasked to validate authenticity of incoming travelers' travel requirements and approve the travel coordination permit, or yung TCP na tinatawag, no? Which will be presented to the border checkpoints manned by Philippine National Police, PNP personnel. Yeah. Once approved, the TCP, which can present a digital or printed in border checkpoint, can only be used as one-way ticket for a traveler and likewise issued individually. So, yung guys, take note, ito. Once approved, the TCP, which can present a digital or printed in border checkpoint, can only be used as one-way ticket. Isa natin ito gagamitin, guys, no? Every time na pumapasok sa pangasahan. For a traveler and likewise, issued individually. So, kung ilan kayo na pupunta sa Pangasinan, matatravel, no? Isa-isa, no? Individual ang pagkuha ng ESPAS. At kung ito, take note, guys, no? Nakarang video natin, no? Yung huling-huling update natin, guys, no? Ni 14, no? Ito. As stated in Executive Order 0027A-2021, external travelers coming from the province of Bulacan, Cavite, Laguna Rizal, the municipality of Pateros, and NCR are denied to enter Pangasinan except essential travelers including but not limited to travel by frontline services, government personnel, emergency and humanitarian cases, and movement of cargo. Section 3 of the said executive order also added, the traveler must present any competent proof of identity, document stating workplace address, or any proof of essential travel in border. So, ayan guys, no? Yan yung update last May 1. So, hindi natin ito nakita, guys, nung nag-update tayo last May 14, no? Yan. So, yung nag-update ko sa inyo, guys, last May 14 is all about sa karanasan namin, no? Na nag-daya kami ng April 24. So, napakarami pa rin nag-inquire sa ating sa ating channel, no? Kung ano ba yung magandang gagawin natin, no? So, advice ako na yan. At lagi kong in-advise, ni-refer ko sila sa o ni-refer ko kayo sa official Facebook account ng Pangasinan, no? Provincial o Pangasinan, no? Yan. So, ito guys, no? Ito yung itong huling-huling binasa ko as of May 1. Ngayon guys, ano pa yung kasunod na update ito, no? Check natin ulit, no? Sa susunod na mga araw. Ito pa, no? So, as of May 1 pa rin, guys, no? Ito, no? May mga frequently asked questions dito, guys, no? Na kailangan nyo rin malaman, no? Na ito ang mga sagot sa mga karaniwang tanong hinggil sa paggamit ng ESPAS, no? Ano ang ESPAS? Yan, no? Natalakay natin kaya, no? Yan. Ang ESPAS ay isang online travel management system na gagamitin ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease na pinagtibay ng Resolution No. 101. Layunin ito na maging one-stop shop ng communication at plataporma sa pakipag-ugnay ng mga nagdaday o naglalakbay at ng mga lokal na pamahalaan o LGUs sa buong bansa, no? So, ano pa ito, guys, no? Yan. Ito pa rin gagamitin ng IEPF, no? At sa buong bansa. Ito ay makakatulong na mapabuti at maisaayos ang ugnayan ng mga nagwebiyahe at mga LGU kung saan magkakaroon ng isa o pangkalatang plataforma upang may pahayag ang mga polisiya sa pagwebiyahe at mga kaukulang requirements o kinakailangang dokumento ng mga iba't ibang lalawigan
mga highly urbanized cities at ng mga independent component cities. Ito rin ay nakatulong sa pagproseso ng application para sa travel permits. Ayon sunod sa travel policy o patakaran sa pagbabiyahe ng pupuntang lugar o LGUs. Yan, guys, no? Ano ang SPAS? Nasagot na natin. So, ano yung susunod na tanong? Yan. Sino ang nangangailangan gumamit ng SPAS? Ayan, no? Napakagandang tanong. Sino ang nangangailangan ng SPAS? Ang sagot? Ang nagnanais lamang bumiyahe ng ang kinakailangan gumamit ng SPAS. Sa pamamagitan ng SPAS ay maaaring makita ang travel policy o patakaran sa pagbabiyahe at iba pang pangailangang dokumento sa pagbabiyahe alinsunod sa patakaran ng LGU. No? Ng mga LGUs. No? Okay. Next question ay, ano ang kinakailangan para magkaroon ng SPAS account o paano ito gagamitin? Ang gagamit ng SPAS ay kinakailangan na gadget tulad ng desktop computer, laptop, tablet o cellphone na may internet. Yan. So mahalaga, guys, no, pag bumili kayo, no, meron kayong data, no. Yan, meron internet yung cellphone niyo, no. Yan. Kinakailangan magpunta sa website na SPAS.ph, SPAS.ph ang magrerehistro. Inumungkay na Google Chrome ang gamitin browser. Ang mobile app naman para sa SPAS ay dinidevelop pa. So, ang ibig sabihin nito, mobile app na, naman para sa SPAS ay dinidevelop pa. So, ibig sabihin nun, sa desktop computer pa lang, o laptop, o tablet, pwede kayong makapag-restore nun. Gamitin daw yung Google Chrome, no? Pag nag-browse. Okay. Ano ang gagawin kung walang internet? Ay, ito na. Sa mga magbabay o magbabay na walang internet o hindi pa marunong gumamit ng internet ay minumungkay na magpatulong sa mga membro ng pamilya, kaibigan o sa mga responsible representative kante ng LGU para makagamit ng SPAS. Yan. Okay, may mga tutulungan pala, no? Okay, guys. Next question. Paano malaman ang mga travel policy at requirements ng LGU? Sagot, kinakailan lang pumunta sa SPAS.ph gamit ang internet at doon agad makikita ang lista ng mga travel policy ng bawat LGU na balak puntahan kung sila ay restricted o under-restricted. Dito rin makikita ang mga requirements o mga kinakailangan dokumentos na hinihingi ng LGU lalo na kung may restricted travel policy sila. Okay. Next question. Sino ang mag-aproba ng SPAS permit o travel? Coordinating permit. Sino ang mag-aproba ng SPAS permit o travel coordinating permit, TCP? Gaano katagal ang prosesong ito? Ang LGU o lugar na pupuntan ang mag-aproba ng application para sa SPAS permit o travel coordinating permit. Ang tagal o bilis ng pagproseso ay nakasalalay kung kompleto ang mga dokumentong isinimiti sa LGU at ang LGU ay ang makakalam kung gaano ito mapuproseso at maaprobahan. Sa LGU na makipag-ugnayan ang magbabay sa lagay ng kanyang application. Sa LGU na makipag-ugnayan ang magbabiyahe sa lagay ng kanyang application. Ayan, guys, no? Maliwanag, guys, no? Actually, no, nabros ko kanina, no? Nabasa ko yung comment tungkol dito, no? Sa mga taong na to, no? So, may nag-comment na after 2 days lang, nakuha na kagad yung resulta ng kanyang permit, no? Yung approval ng kanyang TCP, no? Ayan. Next question. Kailangan ba ng SPAS permit o TCP para sa lahat ng membro ng pamilya na biyahe o magkakabay na makakasama? Ang sagot, oo. Ang SPAS permit o TCP ay ibinibigay sa bawat taong biyahe o magkakabay. Kaya kung 5 kayong biyahe o nasa loob ng sakyan 5 rin yung kailangan yung i-provide, no? O sabi nga kanina, individually, no? Kaya maliwanag, guys.
Next question, 9. Hindi ba saklaw? Hindi ka ba saklaw o exempted ng espas OTCP kung ikaw ay isang authorized person outside of residence or apur? Tanging ang formula sa mga isya ng pamahalaan ang hindi saklaw ng espas permit o TCP. Ayon sa IATF Exclusion 101, ang apormula sa mga ahensya ng pamahalaan at mga essential workers ay magpapakita lamang ng travel order ID o travel itinerary kung magbiyahe o maglalakbay. Next question, anong klaseng dokumento ang espas permit o TCP? Ang espas permit o TCP ay dokumentong digital na ipinapadala sa mga nagrehistro sa espas account nila. Ito ay maaaring isave sa mga cellphone at iba pang gadget para ipakita sa mga otoridad kung magsisiyasat. Maaari ding iprint sa papel at dalhin sa pagbabiyahe o paglalakbay. Next question. Okay, balikan natin yung tanong natin, no? Yan, yung espas na yan, no? Yan, ipapakita lang guys, no? Hindi siya isusurrender, no? At take note, minsan natin ito gagamitin, no? So, kung bumay ka ngayong araw to, bukas, labay ko ulit. Iba naman yung para bukas, no? Kaya, yan. Yun ang maliwanag doon, guys, no? Last question, ano ang kailangan ipakita sa checkpoint kung ikaw ay isang government employee o essential worker? Kung ikaw ay natatrabaho sa gobyerno, kailangan mo magpresenta ng valid government ID kung saan ka natatrabaho. Samantala, kung ikaw isang essential worker, kailangan mo magpakita ng katulad na ang iyong pagbiyahe ay essential. Okay, mayroon pa parang kasunod. No? 12. Sino nagsisiyasat ng espas permit o TCP? Ang lugar ng LGU, ang lugar o LGU na pupunta ng magbiyahe o maglakbay ang magsisiyasat ng espas permit o TCP pagdating sa destination niya. Ang mga border checkpoint personnel ang natasang magsiyasat ng espas permit. Kaya ito. Ulitin natin mo, sino ang magsisiyasat ng espas permit o TCP? Tama nung magsisiyasat, no? Kasi iba naman yung sino yung mag-approve, no? Ang lugar o LGU na pupunta ng magbabaya o maglalakbay ang magsisiyasat ng espas permit o TCP pagdating sa disyasyon niya. Ang mga border checkpoint personnel ang natasang magsiyasat ng espas permit. Tama nung, okay, maliwanag, no? Yeah. Paano sinisiyasat ang espas permit o TCP? Pagdating sa border ng probinsya, ipakita lamang ang digital o printed copy ng espas permit sa border checkpoint personnel gamit ang espas scanner para sa verification. Yan, pakita lang. Ang espas ba isang contact tracing app? Isang contact tracing app? Hindi. Ang espas ay isang at isang ang ESPAS at isang travel management system na ginagamit para makipag-unayin sa lugar o LGU na pupuntahan bago pa magbiyahe o maglakbay. At ang magbiyahe o maglakbay ay pinapayuhang gumamit ng Stay Safe and Contact Tracing Application na pinagtibay ng IATF for the Management of Emerging Infectious Disease. Yeah. Okay, next tayo sa last question. Nakakasiguro ba ng mga magbabiyahe o maglalakbay na protektado ang personal na impormasyon na kanilang ibabahagi? Sinisigurado ng ESPAS na lahat ng gagamit ito ay sumasang-ayon sa mga itinuturing ng Data Privacy sa ilalim ng Data Privacy Act of 2012. Ginagawa ang sistema ang lahat ng paraan upang mapangalagaan ang mga tanging kailangan personal na impormasyon lamang na protektado at gagamitin lang sa tamang layunin. Okay guys, no? Nasagot natin guys yung 15 frequently asked question guys, no? So, kung hindi malinaw sa inyo, malabo sa pagkakasalita ko, no? Sabi ko nga, lagi kayong bumisita sa Facebook account ng Province of Pangasinan at ito ay nakadated sa May 1, no? May 1 mismo, no? Nakadate siya ng May 1. Okay guys, no? Ipagpatuloy natin. Okay guys, no? So, ipagpatuloy natin. So, as of May 7,
yung official website ng province of Pangasinan sa FB account, no? Yeah. So, pinost nila noong May 7, final orientation on the province-wide implementation of ESPAS was facilitated by the Pangasinan Provincial Government through the Management Information Service Office, o MISO, on May 5 via Zoom app. With lecturers and speaker from DOST Region 6, notably Mr. Ryan Belmore Dampit and Mr. Gary Balinon, the orientation was participated in by more than 100 representatives from the 40th local government unit in Pangasinan. So, kumpleto sila guys, no? So, ito na yun guys, no? Yung final orientation, no? Sa buong Pangasinan na, no? Isipin guys, yung 40th na LGUs, no? Yan yung total na kabuuan ng bayan at apat na syudad sa Pangasinan, no? So mayroong 44 na bayan at mayroong apat na cities, no, ang Pangasinan. Kasama rin dyan yung PNP, Chief of Police, and other concerned agencies. The Zoom orientation, which was co-facilitated by the Provincial Disaster and Risk Reduction Management Office, PDRRMO, and the Provincial Information Office, is geared towards the full awareness of this project. Mr. Chief Modesto Singson, who welcomed the participant, stated that the said project plays a pivotal role in ensuring the safety of Pangasinenses amid the COVID-19 pandemic. ESPAS, Safe, Swift, and Smart Passage, is a new paperless app formally launched on March 26 of this year by the Department of Science and Technology. Ah, so on March 26 pa pala ito guys, no? Nilance ng ano guys, no, ng Department of Science and Technology, no? Yeah. So that offers a convenient and safe way to process travel authority online for local travelers. It will also help and benefit LGUs in recording and monitoring in real time travelers information or those going in and out of the respective localities. During an inquiry at the regular physical session of Pangasinan Provincial Board on May 3, PDRMO Chief Rodin Luchinbar Oro reported that over 70% of local government units in Pangasinan are already using the ESPAS. So 70% na pala guys. No? So, halos 30 LGUs na ang gumagamit, no, ng ESPAS. Topics discussed by the speaker include the special feature of ESPAS, how to enroll and how to use it, among others. Okay? So, that is guys, ito na yung liyansa ko kaya, no? Yung step by step, no? Okay, so as of May 7 yung guys, no? Dated May 7, no? Mababasa yan sa official website ng province of Pangasinan sa FB account. Okay guys, netuloy natin. So, okay guys, no? Update lang muna tayo guys, no? Sa as of May 27, 2021, ang update tayo sa COVID-19, no? Yung monitoring report ng Pangasinan, no? Yan. So, ang total recovery sa Pangasinan, guys, is 8,414. Tapos, yung total active cases ngayon, naka-confine yung 691, no? Ay, 691. Total deaths, no? 375. Overall, total confirmed cases is 9,480. New confirmed cases today, 20. New recovered patients today, 35. Yan. So, new confirmed death today, 0. Wala, no? Yan. Source, Provincial Health Office, no? So, ayan guys, no? So, gaya ng tinalakay natin guys, as of May 7, no, yung sinabi ko, no, yung tungkol sa ESPAS. So, para sa karagdagan information guys, no, lagi ko kayo nirefer sa official website, no, ng Pangasinan o sa kanilang official FB account, no, province of Pangasinan,
At doon po kayo mag-inquire, no? Tungkol sa mga bagay-bagay na pagdadahin, no? Papasok ng panglasingan. So, kami ako guys, no? Ayan. Talagang may time na lagi kami nagtatrabal, may time naman na naulot, no? Ayan. Kasi pag essential, nakapasok talaga. No? Ayan. Pero pag hindi essential guys, no? At least nalaman yun, ha? Noon na nagbiyahe kami, hindi essential, hindi kami nakapasok. So, for more information guys tungkol sa S-Pass, no? Para sigurado po yung information na makalap po ninyo, bisitahin ang kanilang official website, no? Province of Pangasinan, saka yung official FB account yan, no? Province of Pangasinan. Okay guys, no? Yan natatapos yung ating third update guys, no? May kukunahin sa pagdadahi sa Pangasinan. So, kung ano lang yung binasa ko ngayon guys, no? Yan lang mismo yung galing sa Facebook account ng official ng province ng Pangasinan. Okay, no? Maraming salamat guys sa patuloy yung pag-follow sa ating video, no? So, check na mayroon kayong mga karagdang idea, no? Kung kayo agad yung Pangasinan, check na isa-search nyo ito, no? Huwag kayong biyahe na hindi nyo alam yung mga malaga information, no? Sa pagpasok sa Pangasinan. Para hindi po masayang inyong mga, no? Oras, no? Pera, no? Nakakapagod po guys, no? Okay. Ang NLEX SFX TPX ay na maabot lang ng 3 hours, no? Hindi kaya dati naabot ka ng 7 hours, no? Pero malaking sayang pa rin yung pagbibiyahe na hindi ka makakasok. Okay guys, maraming salamat at saan nyo ulit sa ating mga susunod na update tungkol sa pagpasok sa Pangasinan, no? Ngayon guys, kung kayo hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, no? Mag-subscribe na po kayo, Butchok TV Tutorial, para every time na mag-update ako katulad dito, lagi kang updated, no? At higit sa lahat, pindutin rin yung notification bell, no? Para ma-update ka anytime, no? Anywhere. Okay guys, maraming salamat!